Hello everyone, welcome back to another video. Kumusta ka na ngayon? Kumusta na ang pakiramdam mo? Yung tunay mong nararamdaman? Masaya ka ba deep inside? O nagpapanggap ka lang na masaya? May nakikita ka bang masayahing tao? Tapos nagtataka ka kung bakit masayahin sila at kung paano nila napanatiling masaya ang buhay nila. Hindi ka na dapat magugulat kung bakit ang daming nalulungkot at miserableng tao dahil nabubuhay na tayo ngayon sa mapanganib na mundo. Pero may mga tao rin naman na sobrang galing magdala ng kanilang buhay. Kahit nasa kalagitnaan sila ng kaguluhan at kawalan, may maaliwalas na mukha pa rin silang maihaharap sa mga tao. Masaya ba sila dahil binaliwala lang nila ang kaguluhan sa mundo? Hindi ba nila nararanasang mawalan? Marami ba silang pera kaya hindi sila apektado ng panahon? Hindi yan ang dahilan. Kasi mahirap man o mayaman, lahat tayo ay may problema. Walang tao ang walang problema. Kahit gaano mo pa kayaman, hindi na pera ang puproblemahin mo. May ibang bagay na ang babangga sa'yo. Kung ganun, eh bakit may mga taong namamanage pa rin nilang sumaya kahit gulong-gulo na ang buhay nila at sobrang nahihirapan na sila? May nalalaman silang sekreto sa buhay. Pero hindi naman sekreto yun. Kasi alam kong alam mo na na ang kaligayahan ay nasa sayo na. Nasa loob mo na. At dahil ang kaligayahan ay nasa sa atin na, walang panlabas na pangyayari o bagay ang makakapigil o makakahadlang sa kaligayahan natin. May mga panahon talaga na babanggain tayo ng matinding pagsubok. Mawawalan tayo ng trabaho. Mawawalan tayo ng mahal sa buhay. Magkakasakit tayo. May mga negatibong pangyayari din sa buhay na sabay-sabay mangyayari. Kaya kung pagod ka ng humarap sa masamang kapalaran, kung pagod ka na sa kakahintay na bumalik ang buhay mo sa normal, kung pagod ka na sa kakahintay na magandang pangyayari, naiintindihan kita dahil nagdaan din ako sa ganyang sitwasyon. Sobrang bigat talaga ng negatibong emosyon. Nakakapagod silang isipin at ibaon sa ating puso. Ito ang dahilan kung bakit naghahanap tayo ng kaligayahan sa labas kasi madilim ang ating sarili. But finding happiness within yourself, however, allows you to experience long-lasting happiness right now. Pero kailangan mo ng malupit na effort. Kailangan mo ng sapat na oras para sanayin ang iyong isipan na mag-isip ng positibo. Heto na ang 8 paraan para mahanap mo at maranasan mo ang pangmatagalang kaligayahan sa buhay mo. Number 1, alamin mo kung ano ang nakakapagpasaya sa'yo. Ano ba ang nakakapagpasaya sa'yo? Simpleng tanong lang yan, pero napakahirap sagutin. But knowing exactly what makes us happy can undeniably help us to shape our lives more positively. Nakakapagpasaya ba sa'yo ang trabaho mo? Ang perang kinikita mo? Ang bagong sasakyan? Kung ito ang iniisip mo, ito ay tinatawag ni British psychologist Robert Holden na destination addiction. It can be described as the belief that happiness can be found in another place. Kung nakapokus ka na lang sa panlabas na bagay, hindi yun tunay na kaligayahan. Kasi kung ako ang tatanungin mo, mas masaya ako sa pagbabasa, sa pagbibigay, sa pagkatuto sa ibang bagay. Nakakapagpasaya sa akin ang pagkain ng healthy foods. Alamin mo rin kung ano yung sayo na hindi nakakabit sa ibang tao o sa ibang bagay. Number 2, huwag kang maghabol ng kaligayahan. Magiging masaya ako kapag nagkaasawa ako at nagkaanak. Magiging masaya ako kapag nagkakaroon ako ng sariling bahay. Magiging masaya ako kapag nakuha ko na ang trabahong yun. Magiging masaya ako kapag ikaw na ang bahalang magdugtong yan. Ganyan ka rin ba? Kapag naabot mo na ang tunguhin mo o nakuha mo na ang isang bagay na gusto mo, magiging masaya ka na ba habang buhay? O unti-unti rin itong maglalaho? Totoong nakakapagpasaya ang mga bagay na ito. Pero pansamantala lang yun. Ang habang buhay na kaligayahan ay hindi lang dahil sa mga naabot natin o sa mga bagay na nakuha natin. Halos lahat kasi ng mga tao ngayon nagtatrabaho ng sobra sa oras para lang magkapera. Kasi akala nila, yun na ang solusyon ng lahat. Naghahabol na sila ng kaligayahan. Kaya ang maipapayo ko sa'yo para itigil mo ng paghahabol ng kaligayahan, maging kontento ka. Oo, kailangan natin ng pera para mabuhay. Pero hindi tayo dapat maging sakim. Kapag kasi sobra tayong naghahabol, sobra din ang ating pangangailangan. Hindi na ito masasapatan. You know what? Chasing happiness is a misguided notion because happiness is ultimately a state of mind. And in many cases, a conscious mental choice. So stop chasing happiness. All you need to be happy is inside you.
You don't have to wait until you reach some arbitrary goal to feel happy. Give yourself the freedom to be happy now. Regardless of what you have or you don't have, you deserve to be happy every day. Number 3, ngumiti ka. Sobrang nakakainis kapag hindi maganda ang araw mo, tapos pilit kang pinapangiti ng isang tao, di ba? But the power of a smile is definitely beyond any words. Just a smile a day can keep you young and healthy forever. Ang ngiti mo ay nakakapagpasaya sa ibang tao at mas lalong makakapagpasaya sa iyo. Studies show that smiling not only relieves stress and enhances moods, but also helps reduce pain. Kapag ngumiti tayo, kahit hindi natin gustong ngumiti, nadadaya natin ang ating utak na mag-isip na tayo'y masaya. Kaya nagre-release din ang ating utak ng dopamine at serotonin. Ang mga hormones na ito ay nakakatulong sa atin para maging maayos ang ating mood. Ang mas nakakatuwa pa, ang ngiti ay nakakahawa. For someone who is depressed, a smile can be very comforting and can also help the other person to uplift their moods and create a positive vibe for them. Number 4, gratitude. Yun ang nagpapasaya sa atin na nanggaling sa ating kalooban. O alam ko na mahirap tignan ang kagandahan sa mundo kung puro masasama na lang ang nangyayari sa'yo. Pero kahit gaano kapangit man ang sitwasyon, may mga bagay pa rin na pwede mong pasasalamatan. Sa pagising mo pa lang sa umaga, sapat na yun para magpasalamat ka. Dahil hindi lahat ay nakakagising sa araw na to. Umaga man o gabi bago ka matulog, acknowledge the good in your life. Isulat mo ang mga simpleng kasiyahan sa buhay mo na pinasasalamatan mo. Tulad ng masarap na kape na iniinom mo, o huni ng mga ibon na naririnig mo, o preskong amoy ng mga bulaklak. Kahit gaano pa yan kaliit, pasalamatan mo. Isulat mo lahat ng mga nakakapagpagaan ng loob mo. Maghanap ka pa ng ibang mga bagay na pwede mong pasalamatan. The more you find, the more there is to see. Number 5, magpakita ka ng kabaitan. Ito ang isa sa mga bagay na nakakapagpasaya sa ating lahat. Likas sa atin na maging mabait sa malalapit nating kamag-anak. Dahil ito naman talaga ang pangunahing kahulugan ng salitang kabaitan. Pero ang kabaitan ay pangunahin ng isang katangian ng Diyos. Sinabi ni Jesus na ang kanyang Ama sa langit ay mabait hindi lang sa mga umiibig sa kanya, kundi maging sa mga walang utang na loob. Hinimok ni Jesus ang kanyang mga tagasunod na tularan ang kabaitang iyan ng Diyos. Basahin natin ang Lucas 6:35. Sa halip, patuloy na mahalin ang mga kaaway ninyo at gumawa ng mabuti at magpahiram ng hindi umaasa ng anumang kabayaran at magiging malaki ang gandimpala ninyo at kayo ay magiging mga anak ng kataas-taasan dahil mabait siya sa mga walang utang na loob at masasama. Ang mga tao na nilalang ayon sa larawan ng Diyos ay may kakayahang magpakita ng kabaitan. Maaari tayong magpakita ng saganang kabaitan. Sinasabi ng Biblia sa 1 Juan 4:7, "Mga minamahal, patuloy nating ibigin ang isa't isa dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos at ang bawat isa na umiibig ay anak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos." Sa ganyang paraan, mas nakikilala natin ng Diyos, kaya nagiging mas masaya tayo. Sinabi ni Jesus sa kanyang sermon sa bundok sa Mateo 5:7-8, "Maligaya ang mga maawain dahil pagpapakitaan sila ng awa. Maligaya ang mga malinis ang puso dahil makikita nila ang Diyos." Number 6, tanggalin mo ang nakakapagpa-stress sa'yo. Ano ang dahilan ng iyong kalungkutan? Ano ang dahilan ng iyong stress? Dahil ba sa trabaho mo? Dahil ba sa relasyon mo? Dahil ba wala kang pera? Kung napaka-toxic na ng relationship mo, lumabas ka na dyan. Kung napaka-toxic na ng trabaho mo, dapat lumabas ka na dyan. Marami namang paraan para matanggal ang sagabal sa buhay natin. Tignan mo lang kung anong mga bagay ang hindi na marisulba. Huwag mo nang pagtiyagaan pa. Oh, alam ko na walang gustong sumuko, lalo na kung relasyon ang pag-uusapan. But when you continue to have the same issues, you need to realize that the best option for you and the other person might be to walk away. Kung ginawa mo na ang lahat para maiayos ang issue, tapos wala pa rin positibong resulta, tanggalin mo na yan sa buhay mo. Number 7, magbigay ka. Pinasisigla ng Biblia ang pagbibigay ng kusa at may tamang motibo. Nakikinabang hindi lang ang tumatanggap, kundi pati na rin ang nagbibigay. Sinabi ni Jesus at mababasa natin sa Gawa 20:35, "Mahigit na kaligayahan sa pagbibigay kaysa sa pagtanggap. Tama ang pagbibigay kung ginagawa ito ng kusang loob." Sinasabi ng Biblia sa 2 Korinto 9:7, "Magbigay ang bawat isa ng mula sa puso,
hindi mabigat sa loob o napipilitan dahil mahal ng Diyos ang masayang nagbibigay. Ang pagbibigay ng mula sa puso ay bahagi ng pagsamba na sinasang-ayunan ng Diyos. Ang isang taong bukas palad na tumutulong sa mga nangangailangan ay nakikipagtulungan sa Diyos na itinuturing itong pagpapautang sa Kanya. Sinasabi ng Biblia na susuklian ng Diyos ang gayong pagbibigay. Pero kailan nagiging mali ang pagbibigay? Kapag nagbibigay ka para magpasikat sa mga tao, napakamali yun, at para tumanggap ng kapalit, mali din yun. At kapag sinusuportahan nito ang mga gawain o bagay na hinahatulan ng Diyos, halimbawa, mali ang pagbibigay ng pera para sa pagsusugal, pagdudroga, o paglalasing. Isa pa, hindi rin tamang magbigay sa taong may kakayahang suportahan ang sarili niya, pero ayaw namang magtrabaho. At isa pa, kapag nakakahadlang ito sa mga pananagutang ibinigay ng Diyos, itinuturo ng Biblia na dapat maglaan ang ulo ng pamilya para sa kanyang sambahayan. Hindi tamang magbigay ng magbigay ang ulo ng pamilya sa iba hanggang sa puntong na isa sa panganib niya ang kanyang pamilya. Magbigay ka ng kusa at may tamang motibo. Number 8, bitawan mo ang hinanakit. O hindi mo makakalimutan ang masasamang sinabi at ginawa ng isang tao sa'yo. Tumatak na sa isip mo ang masasakit na salita at walang pakundangang mga kilos nila. Kaya naman ang iyong pagmamahal ay napapalitan ng hinanakit. Parang wala ka nang magagawa kundi pagtiisan na lang isang pagsasama ng walang pag-ibig. Dahil dyan, naghihinanakit ka rin sa taong yun. Huwag kang mawala ng pag-asa. Pwede pang bumuti ang sitwasyon. Pero alamin muna natin ang ilang bagay tungkol sa hinanakit. Ang hinanakit ay makakasira ng inyong pagkakaibigan o romantikong relasyon. Bakit? Dahil pinahihina nito ang mismo mga katangiang kailangan sa masayang pag-aasawa o pagkakaibigan. Kasama na ang pag-ibig, tiwala, at katapatan. Kung gayon, ang hinanakit ay hindi resulta ng problema ng mag-asawa o magkaibigan. Ito ay problema talaga, hindi resulta. Kaya naman sinasabi ng Biblia sa Efeso 4:31, alisin ninyo sa inyong sarili ang lahat ng matinding hinanakit, galit, puot, pagbulyaw, at mapang-abusong pananalita, at anumang pwedeng makapinsala. Sa paghihinanakit, sinasaktan mo ang iyong sarili. Kapag naghihinanakit ka sa isang tao, parang sinasampal mo ang sarili mo, pero umaasa kang siya ang masasaktan. Ang kapamilyang kinasasamaan mo ng loob ay baka ayos naman, masaya, at baka nga wala lang sa kanyang nangyari. Ang punto, kapag naghihinanakit ka sa isang tao, ikaw ang higit na nasasaktan, hindi siya. Kaya paano ka sasaya? Nasa'yo naman kung maghinanakit ka. Baka hindi sang-ayon dyan ang ilan. Sinasabi nila, ang asawa ko o ang kaibigan ko ang dahilan kung bakit ako naghihinanakit. Pero mali ang gayong kaisipan dahil nakapokus ito sa isang bagay na hindi mo kontrolado. Hindi mo kontrolado ang ikinikilos ng iba. May ibang ipinapayo ang Biblia. Basahin natin ang Galatia 6:4. Kundi suriin ng bawat isa ang sarili niyang mga pagkilos. Sa gayon, magsasaya siya dahil sa mga nagawa niya at hindi dahil ikinumpara niya ang sarili niya sa ibang tao. Hindi natin makukontrol ang sinasabi at ginagawa ng iba. Pero kaya nating kontrolin ang reaksyon natin. Hindi lang paghihinanakit ang pwede mong gawin. Huwag magpadaig sa hinanakit. Totoo, madaling sisihin ang ibang tao. Pero tandaan mo, nasa sayo kung maghihinanakit ka. Nasa iyo rin kung magpapatawad ka. Pwede mong piliing sundin ang paalaala ng Biblia. Basahin natin ang Efeso 4:26. Kapag napuot kayo, huwag kayong magkasala. Huwag hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Kung magiging mapagpatawad ka, mahaharap mo ang mga problema mo sa ibang tao. Taglay ang positibong saloobin.